Tourette syndrome. Alamin kung ano ito. Nag-set po sa akin yung ano ma'am ng pagkaroon mga tics. Edad ko ng mga 5 na taon pa lang ako. Nagsimula siya sa mata, papikit-pikit lang ako. Yan. Tapos yun, hindi namin alam na Tourette pala ang tawag sa ganun. Tourette, apo. Ang sinasabi ng magulang ko, napasma. Iba sa talim, baka napaglaruan. Sa probinsya, parang yung tamang elemento, mga ganyan sabi nila. So, pero may mga tao pala na nakahat na pagpaliwanagan nila. Alam mo yung sa sarili mo na kaya mo namang gampan yung trabaho mo, pero meron pa rin sa lintakot na parang, ay sir, bababa na lang kami. Bago ka nag-asawa, may pagka-checkpoint ako. Ang nakalala si Mrs. Mas naligo sa akin siya yung asawa ko. Mas naligo na. Ano masasabi niya? At kung may galit kayo sa kanya, huwag niyo kami idadamay. Dahil kung hindi niyo kailangan ng asawa, kailangan namin ng ama! Lagi kong inuukat ang nakaraan, kaya siguro nahihirapan akong harapin ang kasalukuyan. Dina, hiyang-hiya ako sa'yo. At hayaan na hindi ko kayo magsisisi sa ibinigay ninyong honor sa akin ngayong gabi. Bakit ba gusto niyo lahat na lang ang gusto ninyo ang masusunod? Well, if you're ready, I am. Hi friends! Welcome to another wonderful episode dito po sa ating channel, the Snoopy Sona Channel. Ngayong araw po, excited ako dahil open air po tayo. Nandito po tayo sa probinsya. Naku, meron po akong very special guest tayo kakausapin. Kaya alam po, kailangan puntahan natin siya. Eh, iniintay ko po yung sasakyan. Wala pa akong makita sa sasakyan. Sana dumating naman yung sasakyan, yung service na iniintay ko. Teka, ha? Darating na siya in a while. Ayan na, ayun na po yung sundo ko. Hello, ma'am. Magandang araw po. Oh, si Kuya Marlon. Mga kaibigan. Hello, Kuya Marlon. Hello, ma'am. Si Kuya Marlon po ang ating special guest ngayong araw na ito, Mr. Marlon Fuentes. Hello po. Kuya Marlon, di ba tayo nag-viral ka nung yung 1.7? Opo. No, yung video ka nung, ano ba, first video mo yan, Kuya? Ano po, yung... Marami po sige na niya, marami din po kasing video na dyan, nag-viral siya. So, yung unang viral ko po si ma'am, yung passenger po yung nag-upload ng video. So, kakahapon, ang aking Grab driver ay si Kuya Marlon Fuentes. Habang nag-drive ako, yun, video niya ako. Tapos yun, video niya yung placard na nakasagad ko. So, yun yung mga tao. So, yung time na yun, parang hindi pa ganong alam ng mga tao. Alam na, kumbaga may nakakaalam na, pero hindi ganong kadami. Awareness. Oh, so yung mga tao, parang ano sila na parang, ano ba yung Tourette syndrome? Correct. Kuya, ay, mas matanda ba ako? Pero syempre, tatawagin natin kuya si Marlon because respeto lang, for respect, di ba? Marlon, di ba ikaw eh, kuya, nasa Pandi, Bulacan tayo ngayon. Yes po, ma'am. Ang family mo, Taal ba kayo? Kayo ba yung tubong Pandi, Bulacan talaga? Bali, ako po talaga may taga, no? Taga Pandi, Bulacan. Yung asawa ko po taga Maynila po sila. Oh, I see. Kuya, ngayon po nandito tayo sa ating home province of Bulacan. Apo, ma'am. Pero usually or regularly, saan po ang ruta ninyo? Saan, ma'am? Metro Manila po ako. Magaan po, linggoan po ako umuwi sa Bulacan, Galing naman, kuya. So, nag-i-stay ako dito sa loob ng sasakyan. Dito sa car ka na lang nang dito na pinaka parang tahap pangalawang tahanan. Oh my god, sa sipag mo. Kailangan naman kasi syempre natin magsipag talaga, may mga umaasa sa atin yan. I love you, Kuya Marlon. Ito kuya, kailan ba kayo na diagnose as having Tourette syndrome? Nag-isip po sa akin yung ano ma'am ng pagkaroon mga tics. Edad ko na mga 5 na taon pa lang ako. Nagsimula siya sa mata, papikit-pikit lang ako. Yan. Tapos yun, hindi namin alam na Tourette pala ang tawag sa ganun. Tourette, apo. Ang sinasabi ng magulang ko, napasma.
Ah, napasma. Yan, ganyan, mannerism, yan, ganyan. Iba sa sabi, baka napaglaruan. Mm-hmm. Sa probinsya, parang yung sabi na lahat na anong mga masamang elemento, tama, mga kasi nasabi nila. Mm-hmm. So, nalaman ko isang turet, ano na, may pamilya na ako. Ah. Ilan ko na mga 27 na ako. Ah, talaga ba? Meron ako napanood na parang kagaya ko. Mm-hmm. Matulad ko rin. So, yun, doon ko nalaman na yung palang condition ko ay hindi siya mannerism, kundi isang Tourette syndrome. Ito nga napansin ko nga sa Grab mo, talaga nila nakalagay siya na I have a Tourette syndrome, hope you understand my condition, thank you. Nakakatuwa ko yan. Kasi, di ba parang we shouldn't be embarrassed about our conditions. Ako po, PWD po rin ako, kuya. Yes, ma'am. And I'm very open and honest about it. Actually, God has a high your purpose aside from what we think our purpose is, eh. And gagamitin niyo ng Panginoon para natin mag-glorify ang Panginoon at para maging inspirasyon sa ibang tao. Tama po. So, ikaw Marlon, kuya, talagang naging inspiration ka sa lahat ng mga tao. Maraming tao na inspire sa'yo. Isa na po ako doon. Opo, isa, kuya, nagpasalamat din ako kasi yung mga parang kagaya ko, pagkakaroon ko ng ganito, hindi ko siya kinakakahiya na may ganito ako. Baga parang, mas, nung malaman ko yung sakit ko, yung condition ko, parang mas naging open ako sa iba, na i-share siya. Kuya Marlon, eto, syempre, yun nga na nagkaroon ka ng tips, nagsimula ito nung 6 years old ka. Nakaranas ka ba ng pagbubuli? Or bullying? Yung ganong sitwasyon, ganong pangyayari. Talaga naman yung iba nga na walang condition na anon nagnabubuli. Hindi lalo mga kagaya ko natin. Kagaya ko na mayroong ganito ano. Hindi talaga maiwasan kahit hanggang sa ngayon yung mga ibang tao may hindi naiintindihan. So syempre ayun, nung bata ako, syempre andun ako sa tuntong ano ko yung parang nalulungkot ka. May iyak ka kasi hindi ka naiintindihan. Pero lumalaki ako. Nung time na hindi ko pa alam yung sakit ko. Parang yung condition ko. So doon ako na parang nagdumating sa punto parang Lord, bakit ako, bakit ano yung tinanong si God, bakit ako magkano ganito ganyan, hindi ko siya alam eh. Pero nung unti-unti natatag sa sarili ko yung kalagayan ko, doon ko isin na parang siguro Lord may plano ka sa akin, kasi gusto kong patunayan sa mga tao na kahit ganito ako, pagtatawaran niyo ako balang araw, magiging proud kayo sa akin sa mga nangyayari sa buhay ko ngayon, sa mga narating ko. Alam ko na yung mga tao dati tumatawa sa akin, sila yung mapalakpak ngayon sa akin. Sigurado ako. Kuya, sino ba nagturo sa'yo mag-drive? Nag-push talaga sa akin mag-maneho. Yung kuya ko. Mm-hmm. Kasi nung time na yun, parang lagi akong pag-apit trabaho. Hindi ako natatanggap. Lagi sa kalagay akong ganito. Sabi sa akin, mag-aral ka mag-maneho. Kasi kung marunong mag-maneho, kasi saan ka marating, magagamit mo yan. Nag-truck driver ka rin. Yes po ma'am, yung delivery po ako ng gravel and sand. Grabe, ang hirap noon. Nag-tricycle driver. Ganyan. Kuya Marlon, ano yung mga naging experience mo nung nag-drive ka? Nung pasokin ko yung trabaho doon ma'am, kumbaga alam ko na yung mangyayari sa akin. Alam ko na yung mag-reaction ng mga tao. Alam ko na, siyempre nga dahil hindi sila pamilya sa ganitong kalagayan, alam ko na may matatakot sa akin. Ganyan. Alam ko na mayroon din matutuwa. Yung magiging reaction nila. So kaya nung mga biyahe ko, nung una tayong ginagawa ko, pinapaliwanagan ko agad yung mga pasahero na nasabi ko po sa kanila. Kasi pag nakita ko sa rear mirror, nakita ko sila, parang maradam sa nila yung takot eh. So, pero may mga tao pa rin na kahit na pagpaliwanagan mo na, alam mo yung sa sarili mo na kaya mo namang gampan yung trabaho mo, pero mayroon pa rin sa nila yung takot na parang, ay sir, bababa na lang kami. Na ganyan. May mga ganyan pangyayari na akala nila, yung minsan iniisip nila yung parang nakagamit ng ng pagbabawal ng gamot, mga ganyan. Ano sa kino? Tourette syndrome po. Pero sir, kung po kayo sa kaya, kung po kayo hitik sir ng sleep sir? Ha? Itiwala lang po kayo sa akin sir. Itiwala lang po kayo. Ay, ako. Malapit na naman po sir yung pupuntahan nyo sir eh. Sir! Okay ka lang? Opo, okay lang po. Why? Kuya Wita, kasi natatakot ako sa condition mo. Eh,
Sleep naman po kayo. Hindi, mababa na lang ako. Bakit naman po? Hindi kasi parang hindi ka okay eh. Mayroon po kasi ako may Tourette syndrome po. Hindi nga, bababa na lang ako. Eh, dyan, wait na po, gigitin po. Paano po yung nakaano po kayo eh? Siyempre, hindi lahat ng tao maunawaan kayo, hindi lahat maintindihan ka. Alam mo, nakakahanga kuya, kasi ito, nakasakay ako sa'yo ha. Opo. Wala, normal ang ating driving. Thank you, ito, nasabihin ko po sa mga kaibigan natin nanonood na talagang leisurely ang ating pagmamaneho kuya. To think na kinukulit pa kita, nagkikwentuhan pa tayo dito. Paano yung sa legs mo, hindi ka masyadong affected sa tingin mo kuya? Meron ma'am, yung hasbong katawan ko may paa, yan, mula sa paa hanggang sa ulo, lahat meron eh. Kumbaga parang, hindi ko rin siya yung eksaktong paliwanag na hindi talaga siya yung nangyayari yung bilang tatapahan mo pero ganyan na masusubsubi yung ano, yung pasahero ko. Wala namang ganun pang nangyayari. Mga ganun ano. Kuya, hindi kaya kasi ang gaso niya yung parang passionate po kayo sa pagdadrive, tapos yung bang... Siyempre, nandun din po yung drive ninyo, na yung determination nyo na gusto nyo po talagang makapaghanap buhay ang mamangal para sa pamilya. At mapatunayan din po sa mga tao na tayo po mga PWD ay hindi naman po dapat na i-cancel. Siguro yun, ano, yung drive na yun ang nakakapagpabigay sa inyo ng focus ang kailangan, ano, kuya. Kasi, kumbaga, like ko sinasabi sa mga pasahero ko rin, na hindi ko naman gagawin yung trabaho nito kung alam ko naman hindi ko kaya. Kung parang ginagawa ko ito kasi alam ko sarili ko na kaya ko. Correct. So, kuya Marlon, ano po ang may bibigay niyong advice o mensahe para po sa mga taong merong Tourette syndrome na nawawalan po ng pag-asa sa buhay, na gusto nang bumigay, mag-give up? Ayun, kumbaga parang ano yan, lahat tayo may papel sa mundo ng ito eh. Kumbaga lahat may dahilan, may purpose sa atin. Lagi nyo rin isipin na may magandang plan sa inyo si God. Magagawin nyo lang yung gusto nyo gawin, ituloy nyo yung gusto ginagawa. Nawala ko yung inaapakang ibang tao, wala kang naargabiyado. Ano yun, isang magandang ano yun na huwag nyo isipin na sasabihin ng ibang tao, isipin nyo kung ano yung kaya nyo gawin. Huwag kayo mahiya na pagtawanan, huwag kayo mahiya na mga experience ng, huwag kayo matatapos na experience ng mga hindi maganda kasi natural yun. Kumbaga parang kung kaya mo lang din gamitin yung mga bagay na naranasan mo, doon ka mas magiging malakas. Kuya Marlon, paano mo nakalala si Mrs.? Nagkakalala kami sa may pigatrabohon ko sa Laguna. Nag-OJT sila doon. So, doon kami nakita. Siyempre, love yun. Love at first sight na yan. Siguro ako love at first sight. Hindi, meron kasi akong ano rin, mga ibang niligawan noon. Hindi lang talaga... nagtagumpay parang ganun, pero siya talaga yung mas naligo sa akin yung asawa ko. Ligawan niya. Bago ka nag-asawa, may pagka-chick boy ka ba? Natawa ka. Parang may pagka mahilig man, no? mahilig sumubok sa mga yan, sa mga babae maligo kayan. Kasi parang kasi nung time na yun, hindi ko iniisip yung tingin ko naman na iba lang, hindi naman siguro titingin sa kalagayan ko, iba nagtitingin sa character sa, oh, sa ganyan. Pero may mga ano, salamat. Pero may mga ano ko yan, may mga pagkakataon na parang isa sa mga nagiging dahilan kung bakit ano, yung pagkapan mabasted ay dahil sa yung sa kalagayan ko. Yung mga ano. Pero hindi sumuko. Bubukas sumubok pala mga wala sa akin. Kumbaga parang at ito baka parang ito yung ano yung sinayang mo. Exactly. Ngayon, ano masasabi niyo ng girls? Sorry na lang kayo, joke. I love you. Peace tayo. Tsaka ano, yung asawa ko, baga, yung YouTube natin yung asawa ngayon, ma'am. Ano siya, sobrang saludo ako sa kanya. Kasi sa ano niyo, na niligawan ko siya hanggang sa ngayon, hanggang sa nung nga, nag-anak kami. Na hindi niyo namin pinag-usapan, hindi siya nung sa akin na bakit dito ako. Diba? Baga parang tirig na niya ako sa kung ano ako, hindi sa dasa ako ganito. Tinayo ko kung ano yung aking siguro, yung aking kabutihan loob right, sa kanya. Right. At ang tawag doon, ang si Mrs. may wisdom. Meron siyang grace of being able to look past yung vanities, di ba? Ano siya,
malalim si Missy. Swerte ka kay Missy. Opo, sobrang swerte. Kasi alam ko na hindi rin madali pa sa kanya. Yun. Yung sabihin ng ibang tao, nabit yung kasama mo, ganyan. Anong nakita mo niya, bakit ganyan? alam ko hindi madali pa sa kanya, pero yun, kinaya niya, hinarap niya yun. Kuya Marlon, di ba po tayo may mga salamat naman po sa Diyos at ngayon may mga grupo na tayo. Nagsimula po ito ng pandemic, napansin ko na meron tayong mga suicide hotline, meron tayong may mga organizations tayo na pwedeng puntahan. Sa inyo po, ano po yung grupo ninyo, Kuya? Sa mga kagaya ko po, ma'am, na may itong kalagayan, Tourette syndrome, meron po sa Pilipinas na tinatawag na yung Philippine Tourette Syndrome Association. So, yung mga kagaya ko, sa mga kagaya ko na may ganito, kung baka naghahanap kayo, na pwede malapitan. Subukan ko ba paano siya support? Pupunta ko kami sa bahay ni Kuya Marlon. Makikilala po natin si Mrs. at ang mga chikiting nila. At baby po, mga iba pa pong pamilya nila. Makikilala po natin. So, tara na po. Kuya Marlon, excited na ako makilala si Mrs. Ayoko. Ako na ako pumasok. Feeling at home. Welcome to my beautiful house. Ang ganda naman ito, ating Rock Island. Oh! Ito naman si Missy. Anong ba pangalan ito? Sinag. Sinag. Napakagandang pangalan. Bakit mo ba Sinag, ate? Ano ako na yan? Kumbaga parang, ano siya, yung kinag parang niya, screen name na niya. Magkasi nung ano siya, binigay siya sa amin nung panahon ng pandemic. Nandun tayo sa puntong lahat, nasa gitna ng dilim. Nag-aap ng liwanag. So, siya yung nuluwabas siya, parang siya yung nagbigay sa akin ng pag-asa. Doon ko na ano yung aking responsibilidad, na parang dito ko ng pamilya to, kailangan ko talagang panindigan, support. So, kaya parang ikinibigay sa akin ng liwanag na magpatuloy ka, Sinan. Noong time na yun, ano yun, lockdown tayo lahat. Lockdown. Walang nakakalabas nun, limitado labas nun. So, nasa kwarto lang kami, nag-lock lang kami sa kwarto. So, doon na po si Sinan. So, parang nakisama kayo po na lockdown. Oo, sabi na. Talagang lockdown. Words to ponder. Psalms 139, verse 14. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Madalas po sa panahon natin, especially with the advent of social media, ang tinitignan po natin ay ang panglabas na kaanyuan. Ngunit ang ating Diyos ay tinitignan ang laman ng ating kalooban. Sana ay ganun din ang pagtingin natin sa bawat isa. We were made individually by God, but He sees all of us, His children, equal in His eyes. Amen. I'm so happy. Inspired po ako, and I'm sure kayo rin po na-inspired po kayo sa buhay at kwento po ni Kuya Marlon. Guys, please like, share, and subscribe, and hit the notification bell para malaman ninyo kung kailan po lalabas yung ating susunod na mga episodes. Guys, always remember, rain or shine, fence po tayo. Okay yan, it's editing na lang.